Pinaghahandaan na ng mga Cebuano ang International Eucharistic Congress na gagawin sa 2016. Inaasahang dadaluhan ito ng mga Katoliko mula sa iba't ibang bansa, pati na ni Pope Francis. Makibalita tayo kay Elena Pelobello ng GMA Cebu. Sinimulan ng paghandaan ng Archdiocese of Cebu ang pagdaraos sa lalawigan ng International Eucharistic Congress sa taong 2016. I say this in the event of a lifetime because the cycle of faith or hosting every continent takes 20 years. We thank the Lord for the gift, but today we also tell the Lord, yes Lord, we accept the task. Bilang bahagi ng malaking event, magtatayo ang simbahan ng pabilyon sa likuran ng Seminaryo Mayor de San Carlos. Kaninang umaga ay sinagawa ang groundbreaking at capsule laying ng pabilyon na pinangunahan ng ilang opisyal ng simbahang Katoliko sa Pilipinas. Ito ang magiging sentro ng mga events sa international celebration. Sa Marso nakatakdang simulan ang construction ng pabilyon at target na matapos sa 2015. These 15,000 will gather in the plenary hall, that is the pavilion. They will hear talks, catechesis, and workshops concerning the Eucharist, the faith, and they will share experiences. Para makakalap ng pundong gagastuhan sa pagtitipon, inilunsad ng simbahan ang kampanyang Piso para sa Misa ng Mundo. Sa kampanyang ito, maglalagay ng mga donation box sa lahat ng mga simbahan sa buong bansa. We don't force them, we don't obligate them, kailan may kusa. So it's more of a positive things na feeling nila they want to do something for the Lord, no? Iisa sa mga inasahang dadalo sa 2016 International Eucharistic Congress, si Pope Francis. Pero sa ngayon, hindi pa ito kumpirmado. Mula sa Cebu, Elena Pelobello, Nagbabalita, Pilipinas.